Good morning po and welcome po sa ating araw-araw na nag-uumapaw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-proceed sa pag-aaral natin ng maikling salita ng Panginoon, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, salamat po sa napakagandang araw, bagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Ano mang oras po namin ito mapakinggan o mapanood, salamat sa lakas, salamat po sa inspirasyon, salamat po Panginoon sa pabor na nakapalit libot sa iyong mga anak. Lord, we are just so grateful, O God, Lord, dahil sa ginawa mo para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, sa bawat oras ng aming mga buhay, ito'y sa iyo. We dedicate this day before you, O God. We thank you. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Kamusta na po kayo? Hallelujah. So, alam ko po na every passing day, marami na po tayo sigurong mga na-achieve sa ating mga plano, sa ating mga nais na marating o maabot o ma-accomplish. Ayan, salamat po. That is all because of the grace and the mercy of our Lord Jesus Christ. Kaya you know, every time po tayo ay nanonood ng ating araw-araw na pagpapala, nakakapakinig po tayo ng salita ng Panginoon that strengthens us. Amen. Na nagpapalakas po sa atin. And we'd like to encourage you na maging faithful po tayo na tumunghay or manood, sumubaybay sa mga gawain na ito para sa atin po ito. Kaya kung i-meditate po natin yung mga salita dito, gaano man kahaba o kaikli, no? Ang mga tema na mga pinag-uusapan po natin dito is all walks of life. Kumbaga, sa napakalaking aspeto at mga galawan natin sa mundong ibabaw na ito, ayan, natatakil po natin yan sa araw-araw na pagpapala. Praise God. So, ang buhay po natin dito sa lupa, as I would like to impart to you today, ay hindi po perfect. Tama. Bakit hindi siya perfect? Eh kasi po, we live in this imperfect world surrounded by imperfect people. Ang mundong ginagalawan po natin, no matter how beautiful the surroundings, yung mga siguro nakakapunta tayo sa magagandang lugar, no? Maganda naman po talaga, no? Pero hindi po ito perfecto. Kumbaga, meron at meron tayong makikitang hindi tama, or hindi parang maayos, o hindi bagay. Okay? Ganun din po sa mga tao, no, na nakapaligid or nakakasalamuhan natin. Marami siguro po tayong mga makikita ng mga tao at magiging bahagi pa sila ng ating mga buhay na mga mabubuti. Ay, salamat Panginoon sa mga mabubuting taong pinapalibot mo sa amin. Pero meron din po siguro tayong may encounter sa buhay natin ng mga taong, nako, hindi po maganda ang balak sa atin. O kaya man mga tao po na, you know, we come into conflict with. Or may mga tao siguro na, you know, will just pass us by. Yung parang lumipas lang, dumaan lang sa buhay natin. As much as we want to keep these people in our lives, yung mga mabubuti, may mga ilan talaga na nag-i-stay sa atin, sa ating mga buhay. At meron din talagang parang dumaan lang at agad namang nawawala din. Bahagi po yan ng ating journey. Bahagi po yan ng araw-araw natin. Praise God. Kaya po, kung ang araw-araw natin, lalo na tong araw na ito, eh, kumbaga, na-foresee mo na, or kumbaga, nakalatag na sa'yo na medyo marami kang mga kakaharapin, or atupagin, or gagawin, eh, alam mo na yan. Kumbaga, it is already anticipated. It is already a given. No? Kumbaga, sa mathematical equation, it's a given na ang buhay natin, it's not perfect. Meron tayong mga here and there at kailangan nating solusyonan. Yan. So, siguro meron din po kayong mga taong nakilala na kahit na ang daming complexities, parang hindi halata. Ano po? Wow. No? Kumbaga, pag tinignan mo tong taong ito, kung wala kang information or knowledge about this person, ay hindi mo malalaman na may problema. So, kung meron po kayong nakilalang ganyan, or probably ikaw yon, wow, praise God! So, I salute you. Ibig sabihin, magaling magdala. Kumbaga, sa mga problema natin, may malaki, maliit. Kumbaga, may saktuhan lang na problema. Pero pag ito ay nadadala mo, at ito hindi mo na i-reflect na as obvious as it would, no, ibig sabihin ay marunong o magaling magdala ng problema. Sa totoo lang po, hindi naman po tayo nawawala ng mga sitwasyon
'yan, tama ba? Pero hindi naman ibig sabihin na palaging shout out ng buhay natin ay problema. O kaya man yung nakapinta sa atin, what is painted in our outer man o yung mukha natin is yung mga difficulties or mga challenges natin sa buhay. You know, sometimes we can always rely on the Lord's help and strength, you know, to help us go through the day. At ito po yung gustong i-share ko sa inyo in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 13. In the Good News Translation, ang sabi po dito, every test, wow, that you have experienced is the kind that normally comes to people. Lahat daw po ng mga pagsubok na nadadaanan natin. Yes, yung nadadaanan mo. Yung meron ka ngayon. Yung sa palagay mo, too much to bear for you today. Ang sabi ng scripture dyan, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, no? And He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Wow, ang ganda ng scripture na ito. Kitang-kita po natin at na pakinggan natin sa pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoon na ina-acknowledge mismo ng Biblia na meron talagang mga test, meron talagang mga imperfections, meron talagang mga hirit, may kabi-kabila talagang, you know, pressing situation or scenario sa mga buhay natin. But every test, ano man pong label nito sa ating mga buhay, the Bible says every test, lahat daw po ng mga pagsubok na yan na naranasan natin o nararanasan natin o mararanasan natin is the kind that normally comes to people. Abay, normal lang daw po pala. Hindi po ba? Yan, sabi po ng Bible. So if you're thinking like you're in a situation that is too great for you, normal. Wow. So, let's remind ourselves, weng, normal yan. Ay, ibig mong sabihin, Pastora, weng, talagang parang gumagapang na ako sa sitwasyon na ito. Normal, sabi ng Bible. Ah, if you're naman in an easy stride, I mean, you're just walking in this journey na very light lang, you know, nothing is ever happening na pangmalakihan o pangmalakasan sa'yo. Normal! Di po ba? So kung ano daw po yung nangyayari sa ating mga testings or mga situations, they are normal to people like us. Dahil nga po, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, eh kasi hindi perfect yung mundong ginagalawan natin. We are surrounded by imperfect people. Kaya mga situations, decisions, mga nakikreate nating mga happenings, talaga namang hindi perfect. Ang talagang reliance lang natin dito that will give us the power to remain and the power to remain firm is God. Amen. Si Lord lang talaga ang pwedeng makapag-giya sa atin or makapag-sentro sa atin o makapag-balanse sa atin sa lahat ng pagkakataon. Binasa ko po ito sa The Passion Translation and it says there, we all experience times of testing. Wow, look at this generalization from the Bible. We all experience times of testing. Ibig sabihin, ay hindi ako exempted. Hindi ka rin exempted kasi ang sabi ng Biblia, we all experience times of testing. So kahit na gaano ka-experiensyado sa buhay na ito or gaano ka-well-provided or sheltered ng mundong ito, we all experience, sabi ng Biblia, times of testing. Kumbaga, may kanya-kanya talaga tayong panahon na medyo nasusubok tayo, na medyo naiipit tayo, nagigipit tayo, may bumabagsak sa ating malaki na mga suliranin. We all experience times of testings, which is normal, oh, di ba? Kahit na anong translation natin binasa, normal daw, which is normal for every human being. Kaya naman, kung tao ka, ay normal ito. Unless hindi ka tao, hindi siguro normal na magkaroon ka ng problema. Pero sabi po sa Biblia, ang mga tao, tama, ikaw at ako, normal sa atin na maranasan ang mga bagay na ito. But, meron na namang big but dyan. But God will be faithful to you, tapat ang Panginoon sa iyo at sa akin. He will screen, ay ang ganda ng word na to, He will screen
and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face so that you can bear it. Oh, ang ganda. Diba? Si Lord daw, i-screen. If we filter, wow, talk about filter. Hindi lamang po sa pagkukuha ng pictures or video may filter. Si Lord, wow, ang author ng pag-filter. Nag-filter, kumbaga nagsasala daw ang Panginoon ng mga bagay na dinadaanan natin. Thanks be to God. Anong sabi doon? And each test is an opportunity to trust Him more. So, lahat daw ng mga pagsubok na nangyayari sa atin or mga challenges or tests na yan is an opportunity to trust Him more. Diba? Kaya pala ito ay sinabi ng Panginoon, given us the power to remain and remain firm because of His generosity, because of His favor, because of His faithfulness to us. Sabi doon, and each test is an opportunity to trust Him more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Wow. So, apat po na key points ang gusto kong i-run down sa scripture na nabasa natin. Number one, it is already given an assurance na pag dumadaan po tayo sa anumang pagsubok na normal, ha? Normal sa tao na kagaya mo at kagaya ko. Number one, ito daw ang assurance ng ating Panginoon that God will keep His promise. Amen. So kung dumadaan po tayo sa pagsubok, hindi ho nababago ang pangako ng Panginoon. Hindi ho, He's never changing His mind about you and about me. What He promised, He will do. So kahit na sa palagay mo na, kunwari, naghihirap ka ngayon, no? Kumbaga, nahihirapan ka sa situation mo. Probably you are in a financial difficulty or you're in a situation na talagang halos bibigay ka na sa iyong pananampalataya. Pero tandaan mo that God will keep His promise. Amen. No, ang Panginoon, gagawin niya. No, He will do what He promised you and what He promised me. Huwag lang tayo bibigay. Huwag lang tayo magdududa. Huwag lang tayong tatalikod. Huwag lang po tayong aalis. Just hold firmly. Okay, number two, He will not allow you to be tested beyond your power. Wow, tingnan niyo sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi daw bibitaw ang Panginoon sa pinangako niya sa atin. Ano pa, hindi niya nga hahayaan na tayo ay bumigay or matest or masubok dun sa mga bagay na hindi na natin kaya. So kung meron kang dinadaanan ngayon, kaya mo yan. What an encouragement from the Bible. Kasi hindi naman ipagkakaloob or gagawin ang mga bagay na yan para may ilabas probably sa iyo na pananampalataya o kalakasan sa mga bagay na hindi, kumbaga hindi naaabot sa kakayanan mong makayanan ang mga bagay na ito. Kumbaga si Lord, if i-filter niya na yan, pagka bibigay na tayo, ando na kaagad ang tulong ng Panginoon for as much as we can bear it kasi alam ng Panginoon na kaya natin yan with His help on our side. Amen. Di ba ang buti ng ating Panginoon? He will keep His promise and He will not even allow you and me to be tested beyond our power. Kumbaga hindi hayaan ng Panginoon na talagang sumagad tayo. Amen. Hindi hayaan ng Panginoon na completely mahulog na tayo sa bangin or kumbaga mapariwara na tayo. The Lord will never allow us na tayo ay sumagad. The third thing is that He will give you the strength. So kung nandun naman tayo sa mga situations na kumbaga hindi na natin maiwasan, nasukol na tayo, napapunta na tayo doon, He will give us the strength to endure it. Amen. So, kung meron man tayong mga mabibigat na mga pinagdaraanan ngayon, the Lord's strength is upon you. Amen. Upang sa ganon, makayanan mo, matiis mo yan, mapagtagumpayan mo ang sitwasyon mo. And lastly, number four, He will provide a way out. Thank you, Lord. Na kung tayo daw ay naiipit man sa sitwasyon na maaaring kagagawan din natin. Mga sitwasyon na probably naitulak lang tayo o kumbaga na napapunta lamang tayo, whatever the reason is or are, no? At tayo ay nandun sa mga sitwasyon na ito. I mean, wow, thank you Lord that He will provide
a way out. Magbibigay ang Panginoon ng bukas na pintuan para tayo po ay makawala, makaalabas, no? At tayo po ay makalaya sa anumang mga suliranin na yan. What a great day to praise and to serve God this day because of this wonderful words na binigay niya sa atin. So ngayon po mananalangin tayo, praying that God will give us indeed the power to remain firm sa lahat ng mga dinadaanan natin o pagdadaanan natin dahil siya ay kasama natin. Join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa lakas. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi mo talaga kami hinahayaan, Panginoon, na bumigay o sumagad sa mga sitwasyon namin. Salamat, Panginoon, Lord, for our way out of this difficult situation. Thank you, God, Lord, for you are our champion. Thank you, Lord God, for every blessing stored for us today. We thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray. That we declare in Jesus' name. Amen, amen, amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye.